Magandang nga po no, mga launa 45. Mga kakamping, mga kabunyog, timalapaap. Meron pa palang isang ano, senatorial na Muslim din do sa SMMI senatorial debate. Oo. At sinupalpal na naman si Gadon. Ha? Pakinggan nyo to. I think we should pursue the claim on Sabah because historically it belongs to us. The Malaysian government and the gas company that occupies Sabah continues to pay rent on the Kirams, the Kiram family. So therefore, it belongs to the Philippines and we should pursue our claim. Mr. Albani. Mr. Albani. To boboto ko rin to. Salamat. In the name of God, the most compassionate and the most merciful. Alam niyo po, we have to pursue the claim of Sabah sapagkat ang kasaysayan ng kahapon ay nagsasalita. The origin of the government is came from Sulu under the so-called Eastern Qing Dynasty, which is yun ho siya. The Maharlikan, makikita natin, it was headed by Saripul Hasim. In Mindanao, Sultan Gundara, in Mactan, Lapu-Lapu, in Luzon is divided into three forms of government. Princess of Dua, of Pangasinan, Sultan Nakandula, and Sultan Sulay. Matalino din ho, ha? Iman, ang batas natin ay batas ng Diyos. That is the... Tsaka hindi ho tatakbo na senador to ng walang sinabi sa Muslim. Oo. Ha? Iba ho Muslim. Alam ko ho Muslim. Eh, nagkaroon kami ng border na Muslim. Ha? Mababait po sila. At yun, 2 taon ako sa Saudi Arabia. Wala akong masasabi sa kanilang ugali. Oo. Mababait ito talaga. Root cause, makikita natin na hindi natin na-recognize, nagkaroon ng tutukan, awayan. Nagtataka ako dito, gusto ni Gadon na i-pursue yung claim ng Sabah. In fact, ang gusto niya, nakita ko sa video niya, patayin niya lahat ng mga Muslim. Patitaga, di ba sinabi ni Gadon yun, patayin niya lahat yung mga Muslim? Oh, di ba? Pupulbusin niya ang lahat ng mga kapatid natin Muslim. So ako pa'y nagtataka, sana mapaliwanag ng mahal natin kapatid. Salamat tayo sa mga... Pero tignan mo kung magsalita sila, di ba? Dapat magpaliwanag yung mahal natin kapatid, sabi niya, di ba? Ganun kung magsalita ang mga... Yun talagang edukadong Muslim po, ah. Pero yun nga, iba sila. Iba sila. Mas gusto ko naman yung mga Muslim kaysa naman sa mga tinayo-tayong sekta dyan ng kusino-sino. Gibulo, eh. Muslim, hindi siya pin... Bilarde, mga Elsa, dito na ako. Natulan. Pero, katoliko po ako, eh. Sa pagkatindi ng bang sa kasaysayan ng kahapon. Thank you, Mr. Albani. Tignan niya yung sagot ni Gadon. Tabi, pero may boboto pa rito eh. Marapag nababasa ko mga comments dito. Dito sa nangyaring debate na to, pinupuri nila si Gadon. Dami talagang ano, no, yung tinatawag na trolls. Yung mga sinasabi ni Commissioner Rowena Guanzon na mga ano ng kadiliman, ha? Do you want to have a rebuttal, Attorney Gadon? Yes. Ito, magpapaliwanag to si Katok. Ay, si Katok, si Gadong. I clarified in that TV interview by, I forgot the host. I clarified that... Si Cara David. I was referring to the terrorists, not on all the Muslims. And in fact, the Muslims became my friends. In fact, the president of the Imam Council of the Philippines is already my compare. Inaanak ko yung anak niya sa kasal. At marami akong invitasyon sa mga Muslim you, events. Mr. Albani. Sabi mo, alam niyo yung mga Muslim, ano mga boss? Oo lang na oo yan, pero huwag mo lang sinasaktan. Oo, pero sa isip ng mga Muslim, titi mo ah. Gusto ko lang i-ano kay kapatid na Gadon kasi nilahat niya. Kita mo yung mga salita, ano? Kapatid na Gadon ang tawag niya, di ba? Ang kapatid na Martin Muslim, kasama kami doon, mga bata at saka matanda. At sa nasaluduhan ko mga kapatid natin Muslim, 17 million population. 17 million population pala ito? Ha? Huh?
Hindi siya pinatulan. At lalong-lalong pasalamatan ko mga kapatid natin Christian. Kasi hindi rin siya pinatulan. Sa nangahulugan ng mga Muslim at saka Christian ay hindi bobo sa lipunan. Nangahulugan ng mga Muslim at mga ano, eh hindi bobo sa lipunan, sabi niya. So palpal ho si ano no, si Gadon. Andali ah. Ito pa isa. Ugali ni Gadon na. Napayunin si dating Commission on Human Rights Chair Etta Rosales. Lutong makaon na pala ha? Yung trial sa Senado, abay, ano ba pinag-uusapan natin? Ugali niya mga komunista kayo eh. Na kapag ka nagsasalita ng kapaliwanag ng iba, may pagpapin kayo. Okay. Okay. Yes. Siyadong ano si Gadon, ano? Wild? No? Ako hindi ko boboto to, ewan ko kayo ha? Ikaw, bobo, putang ina mo ha? Putang ina mo! Putang ina nyo! Mga bobo kayo, mga tangkinang hindot kayo, mga putang ina nyo! Good morning po! Salamat! Wala ko kayo alam! Sabi ninyo, masamang... Yung nag-ano sa kanya, si Mocha Uton. Magburak po, hinan nyo! Ha? Kayo, mga pari kayo! Nandyan nga yung... Ay, patay na nga! Pati pari din pala, pinagmumura nito. Dapat ito ma-disbar eh. Ito klaseng ano? Abugado. Abugado! Juan, patay na kayo. Lulusubin ko sila ron, dadaling kong kongresa na sa Dataan Pilipinas at papatayin ko sila lahat. Susunugin ko yung mga bahay nila, papatayin ko pati mga ibis at daga. Oh, di ba sabi niya kanina, ang inaano niya lang yung mga terorista? Oh, yan ang interview niya kay Kara David. Oh, kaya hindi siya pinalagpas nung ano eh, nung Muslim kanina, si Albani ba yun? Oo. Dahil natatandaan pala niya, ito sinabi nito. Sabi nga nung Muslim eh, buti nga hindi ka pinatulan eh. Ha? Lahat po, pala sa mga bata. Lahat. Kailangan burahin ang dahil. Yan lang, kahit na masunog ang kaluluwa ko sa impyerno, gagawin ko yan. Bakit hindi naman po ang kanilang kasalanan, sir, na magpunang pananataya sa isip? Pero wala naman po ang kasalanan yung mga nanay at saka yung mga bata. Kailangan burahin mo yung lahi. Okay. Oh, hinahamon kita. Ilalampas ko yung utak mo. Dahil ang utak mo, ampaw. No? Hindi ka pwede, presidente. Ampaw utak mo. Si Isko naman tinitira niya rito. Sa diretso at saka... Si Isko naman tinitira niya, no? Basta ang Diyos niya, ay Diyos niya. Ang kanyang idol, si BBM, ha? Eh, idol din yata ni BBM to, eh. Ang kasama niya, di ba? Ayaw ni BBM sa gulo, eto naman, gusto lahat gulo. Ano? Tapang-tapang. Tell me who your friends are, I'll tell you who you are, ha, mga best. Mga friend. Tamang English, no? Pwede ba? Hoy, Raisa Robles, puki ng ina mong hindot ka, putang ina mo. Anong pinagsasabi mo hindi nagbayad si BBM ng taxes? May certification yan galing sa BIR. Puki ng ina mo, hindot ka, putang ina mo, Raisa Robles. Magpakantot ka sa aso, puki ng ina mo, hindot ka, putang ina mo. Ayan, best friend niya. Sila, oh, best friend. Huh? Yan yan mga boss. Yan ang uri ng kandidato si Gadon, no? Pero pag binasa mo yung mga comments niyan ng mga trolls, aba number one sa akin, senador, boboto kita, mahusay ka, matalino. Yan ang anak ng pusa. Kaya mawiwindang kayo, no? Mga boss. Yung mga ano ah, 17 million pala yan, no? Yung mga Muslim community. Sabi nung ano ah, ni Albani ba yun? Sabagay, maraming Muslim talaga dito sa Pinas eh. Oo, diba? Sa Marawi lang, dami, diba? Doon sa mga Muslim community ron. Baka, ay, mga Muslim ah, alam nyo na.
O anong, kung sino itong kamiyembro na itong si BBM, ha? O. Ah, wala sigurong maaasahan ito si Gadon sa mga Muslim, di ba? Ah, pero sinasabi niya, marami na raw siya kaibigang Muslim. Wala. Pag nasaktan mo Muslim, mahirap mong gamutin. Mahirap mong maghilom ang galit ng mga yan. Totoo yan. Oh. Alam ko eh. Kasi nga nagkaroon kami ng border ng mga ganyan, mga Muslim. Oh. At talagang, ilalabang ka ng patayan ng mga yan. Hindi ka pababayaan. Pag naging kaibigan mo sila, iba sila. Iba sila. Tsaka hindi yung tapang sa bunga nga. Kita mo yung kapatid na Gadon, sabi sa kanya, di ba? Oh. Buti, hindi ka pinatulan. Ang lumalumanay, di ba? Yung salita nung ano. Oh. Eh, pero to parang may galit pa eh, di ba? Sasabi niya pa, iterorista raw inaano niya. Sasabi niya lang, di ba, kay Cara David na uubusin niya pati bangka mga bata, pati daga, ipis. Ah, oh. Oh. Hindi ko alam kung may sapak to, sa totoo lang. Oh. Ah. Pinuklama rin yata ni ano to eh. Ni Kibuloy, no? Ay, yung mga ano ah, mga boss ah. Baulit-ulit ah. Sana makarating to kalat nyo. Doon sa mga LGBT. Ha? Yung mga hindi mo maintindihan kung babae o lalaki. Bakla tomboy yata tawag doon, LGBT, di ba? O, baka magkamali pa kayo ng boto. Ha? Ibig niya, ang nag-endorso dito kay BBM, eh si Kibuloy, ha, mga boss? Ha? At ayon kay Kibuloy, yung nag-endorso Kingdom of Jesus Christ, ni appointed son, kayong mga LGBT, ay likha ni Satanas. O, huwag niyang buburay sa utak niya. Baka kumisa madadali kayo makalimot eh. Mga LGBT kayo eh. No. Walang nilikha. Sabi niya, ang nag-appoint sa kanya, ang nilikha daw ng nag-appoint sa kanya, ay si Adam and Eve. Wala siyang nilikhang Adam and Steve, ha? Oo. Oh. Eh, mayroong bumili kanina din sa tindahan. Bakla. Oh, kakilala ko. Oh, sino ang presidente natin? Bongbong Kuya. Bakit? Sabi ko, alika. Pinakita ko sa kanya yung vlog ni Kibuloy. Na ano? Oh, Bongbong ha? Oh, yan ang nag-ano kay Bongbong. Nag-endorso. Yan ang kaibigan ni Bongbong, kako. Hoy! Loko-loko yan ah, sabi niya. Nakita ko yung ano ni Kibuloy na sinasabi niyang likha sila ni Satanas. Oh, sabi ng bakla. Di ko na yung boboto yan si BBM, sabi niya. Oh, Lenny na tayo. Oh, kuya, sabihin mo pa. Pasa mo sa akin, kuya Yam. Hindi pala niya alam. Pinasa ko sa kanya yung ano, yung vlog. Oh. Para ipakita mo doon sa mga kasama, mga kaano mo, kalahi mo, kamiyembro mo, kako. Sige kuya, marami kami, sabi niya. Oo. Hanggang Santiago, hanggang Kawayan, madami akong kaibigan dyan. Hindi nila alam to, sabi niya. Oo. Paalam mo, kayo raw ilikha ni Satanas. Eh, ba't kasi BBM kayo, kako? Eh, yun lang ang alam namin kuya na ano eh, dito sa, sabi niya. Dito sa Isabela eh, na sinasabi, hindi naman namin alam yan eh, sabi niya. Ganon, no. Eh, kayo mga LGBT, ha? O, tignan ninyo si Vice Ganda. Mabait naman siya, di ba? O, si OG Diaz. O, di ba? Nakibipilene siya. O. Kaya, paano? Eh, tawagin mo ba naman? Tawagin ba naman ni Kibuloy ng mga likha ni Satanas? Pag namatay kayo ka, ganyan, punta kayo sa impyerno. Mga ganun sinabi, di ba? O, mga boss. Ay, naku. Kaibigan ko yung bakla na parating bumibili dito. Eh, ngayon ko lang ko kinausap. No? No. Eh, mababait naman ho yung mga bakla eh. Oo, totoo. Ha? Kaya lang, yun nga, paulit-ulit, ha? Baka magkamali kayo ng pili, mga bakla, mga tomboy, o. LGBT, ha? Community, o. Ha? Ayon kay Kibuloy, kayo ay likha ni Satanas. Ha? Paulit-ulit. Walang ginawa yung kanyang inag-appoint daw sa kanya. Ang ginawa raw eh si Adam and Eve, ah, at wala raw ginawang Adam and Steve, ha? Hmm.
Uy, grabe ano ah. Yung nangyari sa General Trias Cavite, mga boss, putya, grabe no, dami. Oo. Yun yata yung pinangako ni Rimulye na 800,000 daw ang makukuhang boto ron. Ay nako. Ay, pero may panlaban si BBM, nagpunta raw ng Bicol. Ah, nagpunta ng Bicol, marami rin nagtatahol. Ah, ah marami nagtatahol. Mga nag-BBM, BBM, alam nyo, mga boss, no? Yung mga taong gipit, maski sa patalim, kumakapit yan. Oo. Ay, bigyan mo ng tagli-limandaan yan, eh, malaki na. O, hindi sa nagyayabang, ha? O, marami ho yan. Oo, mga ganyang klaseng ano, o. O, di pupunta sila. O? Pero iba ho yung binabayaran sa hindi ho binabayaran. Ha? Iba ho. Hindi kagaya na kay BP Lenny. On initiative nila, ang pagpunta nila dun. Sarili nilang gastos. Tsaka yun nga, o. Dun sa Cavite, ang daming nagbibigay kay BP Lenny ng kung ano-ano. Sila ang nagbibigay. Hindi siya nagbibigay. Yung karaban ni Bongbong, oh, nakita ko, yung sursugon ba yun? Oh. Yan, oh, walang tao. Walang sumasalubong. Oh, oh, saka lang siya nagkaroon ng tao doon sa venue. Doon, sa, doon siya nag-ngak-ngak ng magkaisa. Oh. Oh, doon magkaisa. Puro magkaisa naman, di ba? Oh, BBM, BBM. Oh, pagkatapos doon, wala na yun. Kasi, ano yan eh? KBP Lening lugar yan eh. Oo, hindi nila pwedeng ano si BP Lenny. No. 'Di ba? Yan yung kila Salceda yata, oh. Ang ini-endorse diyan ng mga dating ano si BP Lenny sa kadaw to si ano si Sara, ha. Oh, yun ang ano nila, pero si BBM wala na, hinulog na. Ah, pero yan nga, eh may kwarta ka eh. Gusto mo dito mag-rally. Oh, di sige. Oh, may oh. Magkano ba bibigay? Oh. Ito, bigyan may mga organizer. Oh. Oh, kailangan tao. Ba? Ito yung leak video kung paano i-organize itong mga taga-sigaw, no? Binabayaran po ito. Sabi, oh, leak video of BBM Sara rally in Bulacan. Kawawa ang mga kababayan natin na sa ginagawa nila. Oh, may bayad o ito, iniinsayo. Oh. Yun, pinapractice sila tapos babayaran daw sila. Babayaran ko lang kayo pagkatapos, sabi, di ba? Ulitin ho natin. Meron pang binabasa eh. Kami rito sa Baliwag, Bulacan, solid BBM. Oh, sige, sigaw. Ulit, ganun ang style eh. Dali lang. Patas na mo ng kamay na kung simple lang mo nung hinihili namin. Pagkula nung natural na mag-iwi mo yung binibigay sa inyo. Pulong-pulong. Pasok nyo na lang. 3,000 pala daw ang binibigay dito.
sa mga tao na to, taga-Sigaw, no? Para masaya ko tayo, tatagal ko kasi tayo eh. Yung ayaw na lang, pwede na muna lumabas siguro para hindi na mamasago ha. Huwag ko tayo na lang ha. Masuyo na lang ha. Wala na lang kayo mapulungan ko eh. Tinalabas ko na kayo. Balik na lang kayo pagkatapos. Okay po ba? Kawawa naman yung mga ano, no? Eh wala, kapit ko sa patalim eh. Maski na, kita nyo kung minsan, nagsisigaw yung gibo, oh. BBM! BBM! 3,000 pagkatapos. No, di ba? Sigurista pa eh. Oh. Eh yung mga kababayan naman natin, eh, papayag na sila. No, pagkatapos, saka sila, yung iba nga, oh, pagkatapos niya mga yan, hindi naman nababayaran. Oo, nagireklamo sila na kinapon pa nung organizer. Kaya yan nga ho yan. Iba ho yung bayad, iba yung pusa. Iba ang energy nung nakita niyo yung kay BP Lenny. Oo. Oh. Ito ho si Harry Roque nung hindi pa ho siya kinukuha ni Digong na spokesperson. Sabi niya, please don't vote for this murderer, sabi niya. And because the right to life is the most important of them all, important of them all. Please do not vote for this murderer. This self-professed murderer. But Duterte But Duterte is very charismatic, sabi niya nung ano, papatagod. Sumagot kasi yung babae, huwag niyong iboto tong si Duterte, sabi ni ano, si Harry Roque. Self, ano, murderer, sabi niya. But Duterte is charismatic, ito. Eh, si Hitler din ika, charismatic, and so is Marcos. Oh. Ayan siya noong hindi pa siya namamantikaan. Oh, ngayon, ano, wala na ho talaga ito. Ang naglalaban ho talaga. Power of money versus... people power. Yun o yung sinasabi mga boss ni Atty. Luke Espiritu. Kilala kita eh, dati ano kay sabi, di ba? Ngayon eh, naging ganyan ka na, ha? Oh. Ginanon siya, di ba? Oh. Yan ang ano line up ni ano, BBM, no? Ba, mga boss. Oh. Kalat niyo to, baka sakaling may magising tayo maski paano, baka dagdag-dagdag kay BP Lenny, no? Ito talaga, people power versus money power. Yan. Ay, baho. Maski anong dami ng kwarta mo, pag talagang ang mga tao gumalaw, kukunin lang yung pera mo, pero hindi ka boboto. Nangyayari ho yan. Nangyari na yan. No? Maski kapag gumasta, pag ayaw ka na ng tao, ayaw na sa'yo. Yun na lang ang kinakakaba ko. Para kagaya ito. Yung rally ni BP Lenny sa ano, grabe. Yung sa General, sa Cavite, hindi lang naman General Trias eh. Yun ang pinaka-main sa General Trias. 47,000 yata. Ayon doon sa mga napanood ko. O, 47,000 yung tao doon. Ha? Eh, yung naiwan sa bahay. Hindi naman lahat yun eh. Iniwan nila yung bahay nila eh. May mga tao sa bahay sila iniwan. O, siguro baka more or less yan pa yung 47,000 na yun doon. Eh. Ita-time stream mo pa yan. Baka hindi lang. Ba? Oh. Eh hindi lang ho yun doon kasi iniikot na ni BP Lenny bago yun ang pinaka ano eh. Ibig sabihin baka yung mga ibang napuntahan na niya sa Cavite, hindi na nagpunta roon kasi nanggaling na si BP Lenny, nagbigay na siya ng speech doon. Eh. At lahat ho ng iniikot na bayan ni BP Lenny sa Cavite, eh talaga namang humpak ang tao. Kaya nga, nagulat si BP. Hindi raw niya akalain ganun pa karami ang pupunta roon sa General Trias na yun. Oh. Iba ho eh. Ha? Pero yun na naman, no? Yung ang itatapat lang naman nila diyan itong BBM survey. Papakita. Ah, ito survey, oh. Oh.
Mataas naman, mga pinakikita naman sa survey, tataas na naman survey, ha? Oo. Basta yan, kinakabahan ako. Paulit-ulit na naman na. Kinakabahan ako dyan. Kasi gumagawa sila ng mga ano eh. Ipipresinta nilang counter kung sakasakaling nagkayarian at nadali na kamada. Ano sinasabi mo ano? Ano pinoprotesta mo? Ang taas na survey ko. Ayan, sarili mong bayan yan, no? Sabi ko, lo, sinusuka ka. O yan, no, tignan mo. Ang dami kong nanood dyan. Ang dami kong ano dyan. Follower dyan. Bayan mo na yan. Mga ganun na mangyayari yan eh. Pagdating ng korte. Oo. Eh, ang gagaling na abogado. Sus Mario Jose. Ha? Eh, yan na nga, oh. Kalain mo makatakbo yan? Oh. Convicted? Oh. Sinabi nga ni Commissioner Rueda Ganso, convicted? Oh. Pero nakatakbo dahil galing ng COMELEC, eh. Ginank yung petition para sa cancellation of COC. Ginank din yung cancellation. Yung disqualification case, oh, Supreme Court na ngayon, yun. Ha? Pero yun nga, maliwanag na napuwersa yung COMELEC. Wala ka na ibang sasabihin dun. Kagaya nga rin sinabi ni Commissioner Rueda Ganson, magkano? Sino ba na sinasandalan mo? Para gumanyan ka, kabago-bago mo, paulit-ulit, di ba? Lord, huwag naman po sana. Paulit-ulit na naman. Mga kagalang-galang ng kataas-taasang hukuman bago dumating ang eleksyon, magbabaho kayo ng inyong desisyon. Eh parang walang kwenta kay BBM eh. Parang sigurado-sigurado siyang hindi siya madi-disqualify kung gumalaw siya eh. Ba? Oo. Parang sigurado-sigurado siya sa magiging desisyon ng Supreme Court na siya ay papayagang makatakbo. Yun o yun eh. Diba? Parang walang kwenta sa kanya yung ano, yung kanyang kaso eh. Parang jaywalking lang eh. Oh, diba? Hmm. Shout out po tayo. Shout out Ed Iristain. Sabi niya, dapat bumulusok yan si Luke Espiritu sa survey man o sa tunay na butuhan para makasama sa mga susunod na senador ng Pilipinas. Oh. Sosimo P. Shout out Sosimo P. Oscar Sanglay. Johnny Bigood. Romeo Dillagas. June De Latina. Oliva Ruquero. Sara Torres. Virginia Lumawun. Leticia Palma Hill Raimundo. Rod Quinto, Alachamba TV, Akira Milosnak, Aquino Daus, Mamerto Villanueva, Salvador Itona, Ronaldo Miot, Victor Venturina, Ben, Victor Tan, Jenny, Joe Seeger, Rudy and Jen Mirana, Efren Odbina, Wilma Lareta, Papaton TV, Melvin Durana, Floro, Antonio Solidarios, Latni Baya, my friend, Lynette Francia, Ernesto Di Dios, Nelda Sumbang, Carlito Bercasio, Jenita So,
Erbin Maravilla, Claudio Lailon, Jimmy Tayag, Rosalinda Pereira, Shojoji Dwarf, Gregorio Barlaan, Julito Rubilos, Gorio Andres, Kerry, Jun Lagon, sa Club Buhay SP Magnonac, ako si Sel, John John Oplida, Adorasyon Dimaranan, Pides Delgado Ishikawa, Jack Patty, Ariel Soriano, my friend, Newmura Ryan, Aya Sulaimanak, Rowan Jelly, Joral Jelly, Brother Elias Isyo, Dolor Garcia, my friend, Randy Reyes, Iloco Pinoy, Bungo, Mercy Belmonte, Noel Rosuelo, Jeff Ramos, Pauline Joynak, Uncle Jude's, Ang Mandirigma, my friend, Stella Marie Sinyeres, Laila Collins, Osang Mangubat, Charles Pram, my friend, Delia Pentecoste, Isay, Tessa Vargas, Roy Ponsalan, SKL Vlog, Kayla, isip, Michelle Hart, Saint, Brenda Kaminski, my friend, Inaro, Eman Escalona, Owen Oipi, Menopause Nap, lahat ni Baya, Mr. Riman, Apple G, Boy Hong Kong Balong, Bea RX Spectator, my friend. At sa lahat ng mga kakamping ka, marami na rin sila eh. Ah, oh. Donato Tan, May Pangilinan. Oh. Mercy Tessie Lim. Pits Romingan. Ramon Reyes. Ah. Pinagtatawa na ni Commissioner Rowena na Guansin yung alamano eh. Alam, ano ba yung alamano? Ano ba yung alamano? Alamano? Pero sobra ano, no? Pag nagbabasa ako mga boss ng mga comments sa Facebook, oo, grabe. Talagang ang daming troll. Pinipilit nila yung mali. Oh. Mario Joseph. Yung iba, mga kasamahan ko pa dati. Anong mabigat doon? Parang hindi sila nag-iisip sa mga kanilang pagsasabi. No? Ngipilit nila na kawawa si Bongbong. Na kinakawawa si Bongbong. Hindi lumalaban si Bongbong. Mabuti si Bongbong. Parati pa ulit-ulit. No? Ay, nako Lord. Walang ninakaw si Bongbong. Hindi dapat isisi sa anak yung kasalanan ng ama. Eh sa bagay, eh, sino ba ba? Nangunguna si Harry Rocco eh. Hindi raw pwede, hindi raw kasalanan ng anak yung kasalanan ng ama. Sipin mo yun. Ano ba yan, Harry Rocco eh? Ah, human rights lawyer ka pa naman dati. Ano nangyari sa'yo? Ah, paano hindi sisisi sa anak yung kasalanan yung kasalanan ng ama? Eh yung nakinaba nga yung anak eh. Ha? Oh. Ulit-ulit, 'di ba? O di soli nila yung ninakaw, na hinahabol, ba't ayaw nila ibigay, nilalaban pa nila. Meron naman ang proof na talagang ilgatin 'yan. Oh. 'Di ba? Ha? Naku, mga 'to. Grabe kayo.
Hindi kayo na... alam nyo na mga boss, yung iba dyan sa mga ngak-ngak na ngak-ngak dyan na gawa ng fake news, alam naman nila eh na mali ginagawa nila. Oh, hindi ako niniwala, tanga sila. Para mag-ngak-ngak sila dyan na tignan mo nga, oh, nangyari. Ayaw umati ng mga debate. Oh, CNN, di naman yata pumunti. Yung CNN debate, parang wala naman sa BBM sa si Sara. O, si BBM yata, o. Presidential debate yata nangyari ka. Isang araw lang yata, o, CNN. Wala. O, ngayon, itong ginawa ni Keboloy, SMMI, ano nangyari? Ha? Napahamak pa eh. O, sa kagustuhan nilang palabasin na duwag din yung mga presidential candidate at hindi pupunta doon sa kanyang ginawang ano, sabi nga ni Attorney Luke, eh, para siyang pumasok sa Lions din eh, pero hindi mo pwedeng anin ng tao, matalino, o yun no, may kukote. Oh, hindi kagaya ni BBM. Nandyan na yan sa SMNI, napahiya pa siya eh. Ang umano lang sa kanya, yung ano eh, yung Lodi de Guzman ba yun, yung presidential na isa, yung may hawak ng mga labor sector kasama ni Attorney Luke Espiritu o oh, tsaka nila Walden Bello o oh. Yari pa siya doon eh o oh, kakanta bulol-bulol pa siya sa pagsasagot eh o oh, nandiyan na siya sa kanyang ano tinatawag ni ano ni pugad na nila yan SMMI dahil nga pinroklaman na inendorso na nga siya nung boss ng SMMI yeah. Wala pa rin, no? Ngayon, ayan ang nangyari tuloy. Akala nila siguro, ganun lang magpatawag ng debate yan. Kaya nga sabi si Attorney Luke Espiritu eh. Debate yan eh. Oo. Palagi ko, hihinto na yan. Si SMMI na yan. Hihinto na yan. Hihinto na yan. Diba? Palagi ko lang ha. Kasi puro sabit ang mangyayari doon sa mga alipores niya yan eh. Magmula kay BBM, pati mga alipores niya, lalamunin sila na itong mga to. O, tignan mo. Nangyari doon kay, ano, kay Gadon. O, ano nangyari sa kanya? O, tsaka kay Harry Rockway. O, ano nangyari sa kanya? O, bitin pa si ano, ha? Attorney Luke. Espiritu, ha? Bitin pa siya. Gusto niya pa eh. O, mga walang yan to, sabi. Ha? Iba yung may talino. Iba yung may talino sa may pera. Kasi nga, yung pera na uubos. Yung utak, hindi. Hanggang mamatay siya, dala mo yan, talino mo. Walang pwede magnakaw. Oo. Kaya maski pa nasa Lions din, haharapin ka niyan. Tama? Masyado yung ano dyan kay BBM eh. Kita mo, nilampaso lang din ni Kaitana yan. 2016 na vice presidential debate, di ba? O, pinagtawanan, inano rin siya, nakatapat niya rin si VP Lenny Robredo. Oh. Mahirap kasi, alam nyo, no, dapat dyan sa ano na yan, pinipilit lang nilang bumalik sa kapangyarihan eh. Oo eh. Pinipilit lang nilang bumalik sa kapangyarihan eh, yung mga Marcos. Oo. Parang hindi na sila nahihiya eh. Dati na nga silang ano eh, dahil nga sa dami ng pera nila, at kailangan naman talaga nila, para sa kanila talaga, eh, dapat sila makabalik dahil sa dami ng puproteksyon nilang kayamanan pa eh. Na hinahabol ng gobyerno ng Pilipinas eh. No. Kaya yan lang tanging tsansa nila kung makakabalik sila. Oo. Which is, ayan na nga, malapit na ang kamada. Kanila survey. Survey lang naman nila eh. Ano lang naman eh. Survey-survey yan lang eh. Puro, kagaya nga sinabi ni Kapersi, puro bayad lahat yan eh. O, pera umaandar dyan eh. At hindi naman dapat paniwalaan. Bakit? E, tignan mo nga yung nangyayari. Sasabihin mo, 16% si BP Lenny. E, putya, magkisa pumunta eh. Hindi mahulugan ng karayo. Karaban pa lang, nag-umaandar pa lang yung sasakyan ni BP. Ang dami ng masalubong. Talagang ano, lumalabas ang mga tao. Eto, tinakita niyo yung karaban nito. Walang katao-tao.
Oh, ganun lang siya ng ganun, ganun lang siya ng ganun. Walang tao sa karsada. Iilan mabibilang mo sa daliri mo. Oh. Tapos pagdating niya doon sa ano, venue, oh, doon, maraming tao. Eh, siyempre, hinahakot nga eh. Oh, hinahakot, eh, binabayaran eh. Oh. Gumagastos talaga ng million-million yan. Oh. Eh, maski sa, dito, punta, bibigay ka ng pera malaki, de, maraming tao. Oh, hindi kagaya kay BP, walang binayaran. Oh. Diba? Iba yung bayad, iba yung ano, iba yung tinatawag nating kusang loob. Hmm. Tsaka yan, ha? Hmm. Dapat talaga, ano na eh. Yan na, people power versus money. Yan na po yan. Ha? Tingnan natin kung ano mangyayari. Pero talagang yan, ngayon, kung sinasabi mong baka mandaya, ay hindi ho baka mandaya, nandadaya na po sila. Para sa akin, nandadaya na sila. Kasi nga, hindi dapat makatakbo si Bongbong Marcos. Kasi nga, paulit-ulit, convicted. Hindi pagbabayad, hindi pagpapayad ng income tax return. Diba? Hindi pa rin nagbabayad ng estate tax. Diba? Eh, sino may kasalanan yan? Siya. Ba? Wala naman ibi. At yan, paulit-ulit, kung magiging, kaso talagang ano eh, nakakakaba, mga boss. Noon, tinalo na siya ni BP. Pero, at that moment in time pala, dapat disqualify na rin siya sa pagka-vice presidente. Kaso nga, sabi nga ni Justice Carpio, nobody brought it up. Ngayon ko lang ito nakita. Kaya nga, sabi nga, yan ang mga taong ano. Kaya sabi ko ha, mga boss, mga Kristiyano, mga ano, God moves in a very mysterious way. Lahat may katapusan. Justice Carpio, eto na naman, may panibago na naman, mga ito, si Attorney Luke Espiritu, Commissioner Rowena Guanzon, ayan na sila yan. Puro ano na ho yan, tignan nyo at pagtugma-tugmain ninyo. Justice Hilario Davide, Christian Monsod, ang dami na po eh. Mga kaparian, yung ano na, Dilasal, mga eskwelahan, mga ano, lahat po, nagtipon-tipon na lahat yan. Ang lakas na po niyan. Wala hong binayaran si BP dyan. Mga kusang loob ho niya. Kusang pili ho yan na talagang si BP ang susuportahan ng mga yan. Ha? Mga samahan po yan. Mga lay, ano ba yun? Yung mga religious group na sinasabi, Couples for Christ, whatsoever. Dilasal, marami yan. Mga edukadong tao, lahat, doktor, abogado, maliban na dito sa dalawang to, si Gadon, at saka ito si Harry Roque, saka yung mga iba-iba pa dyan, si Glencho, abogado rin sila, ha, mga boss. Ha? Pero hindi na yan, parang ano na ito eh. Pag natapos na ito, baka wala nang mag-ano rito. Baka panderihan nito mga to ng mga kapwa nila abogado na hindi beto si Gado ni suspendido. At yan, baka madisbar pa yan. Sa kasi sip-sip. Ah, pero yun nga. Malaking gulo po talaga ito. Tama ang sinabi ni Glenn Chong. Pag natalo ika, bagig ka kagulo. Hindi papayag ika, sabi niya. Binabaligtad pa eh. Binabaligtad pa. Ah? Binabaliktad pa. Mga mind conditioning na tirada eh, no? Kyle, magandang gabi. Ang mind conditioning ay pumapasok sa bawat resulta ng mga election survey. Ilang buwan bago ang eleksyon sa SWS at Pulse Asia Survey at tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte. Sa resulta na mga ito, hindi bumababa sa 50% ang voter preference na nakukuha ng dalawa. Ibig sabihin, tignan niyo yung mind conditioning nila, no? Bihin mayorya ng mga botante ang nais manalo sina Bongbong at Sara, habang number 2 naman lagi si Vice President Lenny Robredo.
Ngunit kahit tingin na nakararami na ganoon lang kasimple ang pakahulugan ng latest survey results, iba ang basa dito na isa eksperto. Sa panayam... Ito ho yung eksperto. Na-vlog ko na ito. Na-vlog ko na ito. Ah, ito yung mind conditioning na sinasabi. Oh. Tignan mo siya sabihin ito. Isang to. Abogado rin ito. Abogado. Abogado rin ito. May SMNA News Attorney Glenn Shaw, isang anti-election fraud advocate, sinabi niya na may nangyayari ng mind conditioning dito. At ito'y laban raw sa kandidatura ni Marcos. Para kay Chong, hindi mahihirapan ang sambayanan at tanggapin ang resulta ng eleksyon kahit man madaya si BBM. At ang makikinabang dito ay ang number 2 sa survey. Ang mangyayari po niyan, sir, mga kababayan, ididikit po nila yung numbers. So, yun yung first indication po natin na kapag dumikit ang number, bumaba si BBM o mga yung pangalawa, yun yung kinukondisyon na nila na pagdating ng eleksyon, i-switch yun. Matatalo yung isa, mananalo yung puba, pangalawa. So, observation rin ni Chong, batay sa takbo ng campaign period, hindi uubra ang mind conditioning dahil hindi ito matatanggap ng masa. No, definitely not. And that's a big warning to the Comelec Smartmatic. Na pag dinaya ninyo itong dalawang kandidato na ito, si BBM at si Sara, magkakagulo talaga yung buong bansa. Nanawagan naman si Chong sa Smartmatic na magsalita laban sa issue ng hacking sa kanilang database. Ito matapos madiskubre at mailathala sa Manila Bulletin ang issue. Anything na pandaraya will be directed against Bongbong and Sara. Because you see, si BBM and si Sara, they have already achieved majority preference ng majority of the Filipinos, even if malayo pa yung eleksyon, di ba? Consistent si BBM, consistent si Inday Sara. Sa ngayon ay iniimbestiga na ng pamahalaan ang umunoy hacking issue na nauna ng tinanggi ng COMELEC. Nagbabala ang isang... Antakin mo yun, no? Meron palang hacking issue na itinanggi raw ng COMELEC. May nakakita na eh. Meron ng parang may ginagawa na sila doon sa ano eh. Hinahack na nila eh. Oh, pero pinalabas nila ang tumidiskarte ng hacking eh yung kampo pa ni Bipileni, kaya sila pa ang nagpapaimbestiga. Oh, sila pinapaimbestigahan daw. Kaya ano ako eh, baka yung hacking na yun doon na hacking eh. Ha? Pero yun nga, ang nagpapaimbestiga pa yung nag-hack. Oh. Yung ano, parang naka-mind condition talaga mga boss eh. Kaya talagang nakakatakot po. Nakakatakot po talaga. Yan o. Sila pa ang madadaya, anak ng puto. Ha? Yun o yan. May ginawa na sila doon sa ano eh. Doon sa makinarya eh. O, pinakita na eh. O. Hacking incident daw oh. O. Pinaimbestiga, sabi naman ano, wala raw nangyaring hacking, sabi. Pinaimbestiga na eh, may nagpaimbestiga na eh. Oo. Ha? Wala raw nangyari. Yun nga ako, kaya dasal na lang talaga. Oo. Pag hindi ho nagbigay ng desisyon, kagalang-galang na hukuman, Supreme Court ha, mga justice, bago dumating ang eleksyon at nakatakbo yan. Ewan ko na. Totoo yan. Sana mali ako. Ulit-ulit. Sana mali ako. Pero yun nga, kamada eh. Nakakamada eh. Dennis Uy kanila. COMELEC na puwersa na. Sa halip na ma-disqualify o makakansila ang COC niya. Eh, binasura. Nung mga commissioner. Yung mga nasa COMELEC. Eh, taga Davao, saka brother. Ha? Brother ni Digong. Oo, mga boss. Paano? Lalo. Pero yun, manalig pa rin po tayo sa Panginoon. Manalig pa rin po tayo. Ha? Manalig pa rin po tayo. Dahil kung titignan mo talaga, aktual mong titignan sa iyong mga mata at iyong mga tenga maririnig mo, wala na hong talo si Bipileni. Nakikita mo, pati pagbabayad, pati paghahakot nila ng tao, para lang ano, talagang nagtatapon sila ng kwarta para mayroon silang makuhang crowd. Oo. Yung crowd naman na yun, hindi naman sila sapat na ipanalo. Dahil bayad nga po yun, hindi naman lahat kanila yun.
hindi kagaya ng crowd na nakukuha ni BP Lenny, eh sure bull po yun. Eh talagang naghirap yung mga tao para pumunta doon ng walang bayad eh. Talagang yun ang, sila talaga boboto talaga kay BP Lenny. Samantala itong mga kinukuha nitong mga pinagbabayan ng gugutom, mga naloloko pa nila na wala naman na silang, wala naman na ibibigay pagdating ng tapos ng paghihirap nila sa pagsama-sama, eh kulang pang ano yung mga inaabot 200 taong ilan lang yung barya na napagod yung mga tao, mga kabayan natin. Hindi ho sila boboto niyan. Hindi ho. Yung pinagmamalaki nila na sampal daw kay Lenny dahil yung mga taga-Bicol daw eh, suportado raw si Bongbong. Laki yung kabaliwan niyan. Lahat ho yan, e part ng kamada. Just in case, naayari nila. Oh, yan ang kanilang depensa. Oh, nandaya kami. Ayan o, dami namin ano, sisigaw. Ganun. Kamada po talaga eh. Kamadang kamada. Kaya lang yun nga. May Diyos. Wala akong katalo-talo si BP para sa akin. At para rin kila Percy, kila ano, kila Atty. Insurrecto, wala akong talaga. Oh, ikita-kita na mga mata nyo eh. Kung gaano mahalin ng tao si BP Lenny. Oh. Siya, tao ang nagbibigay sa kanya. Hindi siya ang nagbibigay. Oo. Bah, ano ho yan? Pwede hong ilagay si BP Lenny sa book, sa Guinness Book of World Record. Ha? Nang tumakbo ng Pangulo, walang pondo kung hindi ang tiwala ng tao. Yan po yan, walang binabayaran, wala lahat. O nakita nyo naman yung mga ano, sila Pacquiao, bato ng bato ng t-shirt. O, eh siyempre, para sa isang tao, makalibre ka ng t-shirt, di ayos na. O mamaya, eto na naman, may darating na naman. Eto naman si BBM, babato rin ng t-shirt. O di dalawa na t-shirt, agawan silang t-shirt. Kawawa nga po sila eh. O, mamaya, meron na naman darating na kampanya naman, si Iskupal. O di, eto na naman, t-shirt na naman, kung may bibigay na t-shirt, o salo-salo na naman sila. Meron naman iba dyan, paapaagaw ng kende. O, agawan sila. O ano. Ganun na po ang anong Pilipino eh. Kahirap eh. Lord. Ewan ko kung paano na to. Pero nga, sana wag mangyari ang aking iniisip. Tungkol sa sinasabing subukang mandaya, eh nandadaya na po, hindi ho sinusubuhan. Nangyayari na po sa mga oras na to. Yung makatakbo lang siya na isang convicted, eh nakatakbo sa pagkapangulo. Pandaraya na po yan. Maliwanag po yan, pandaraya na yan. Pero ewan ko, bakit hindi nila binabakbakan ng Comelec sa ginawang yan ng Comelec. Nagwala na si Commissioner Rivera Ganson, paulit-ulit. Kim Inares, Justice Carpio, Justice Panganiban, ha? Ganito lang po mga boss. Ay salamat po doon sa mga dagdag na subscriber, no? God bless po, God bless. Nakakaanong pag magsasalita ka ng galing sa puso mo, mahirap eh. Pero pag nagdasalita ka lang ng gagago ka ng tao, madali. No? God bless po.